ako today. Kayo na lang. Doon pa usa ko, doon pa usa ko, doon pa usa ko today. Kayo na lang. Napatunayan mga kachika na nagsinungaling si Janela. Mayroong ebidensya mga kachika na kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita natin si Janela Salvador na nagre-record. Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Alam nyo mga kachika, medyo nakakaloka ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ay tungkol sa ginawangang pambabastos o pampapahiya ni Janela Salvador sa idol nating si Kim Chu habang sila ay naka-live sa It's Showtime. Kung matatandaan nyo mga kachika, may content ako dito kung saan makikita natin na humiling lang naman si Kim Chu ng sample mula dun sa latest o bagong kanta ni Janela Salvador. Pero instead mga kachika, na alam nyo, magbigay naman ng konting sample o iparinig man lang ni Janela yung kanyang bagong awitin, sinabi niyang mamamaus daw siya mga kachika at kayo na lang. Yes, I love the music Stream video. Thank you. Sample naman Janela sa bago mong song. Medyo paus ako today. Kayo na lang. Medyo paus ako, medyo paus ako, medyo paus ako, medyo paus ako today. Kayo na lang. Sa susunod mag-post next time, promise. Yes, we'll cross. Congratulations. Mga kachika, in short, tinanggihan niya yung kahilingan ni Kim Chu. Ngayon, considering mga kachika na nagpo-promote si Janela Salvador nung mga panahon yan, di ba natural lamang o dapat lamang na talagang iparinig niya sa lahat yung kanta na alam nyo na meron siya na bago. Lalo na parang tinutulungan pa siya ni Kim na mas makilala yung kanta niya o mas ma-showcase yung magaganda niyang boses, magaganda niyang kanta. At dito na nga tayo mauuwi sa topic natin kung saan napatunayan mga kachika na nagsinungaling si Janela. Siguro maraming mga Janela fans dyan ang magrereklamo o ipagtatanggol yung kanilang iniidolo. Pero merong ebidensya mga kachika na kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita natin si Janela Salvador na nagre-recording kasama si Jane De Leon. Kachika, yan ay after na after nung pag-guest niya sa It's Showtime nung same na day na yon. Kung mga pag-uwi niya siguro ay meron siyang schedule ng recording. So ngayon eto na yung nakakatawang part diyan mga kachika. Kumbaga nung si Kim Chu yung humiling na magpa-sample si Janela nung kanyang boses, sinabi niya na namamaus siya. Kumbaga kayo na lang yung kumanta. Sample naman Janela sa bago mo. Doon pa usa ko, doon pa usa ko, doon pa usa ko, doon pa usa ko today. Kayo na lang. Kumbaga, di ba pambabastos 'yon? Para sa akin na siguro sa iba tama lang 'yun, pero sa akin mga kachika nagpo-promote kay. Kumbaga, binibigyan ka na ng pabor ni Kim na ipakita nga yung bago mong kanta o iparinig yung bago mong kanta. Tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na barahin o ipahiya yung tao. Kitang-kita naman sa mukha ni Kim, mga kachika, napahiya siya nung mga sandaling iyon. So mga kachika, ngayon siyempre magtatanong tayo Janela, meron ka bang problema kay Kim Chu? Kung baga bakit nung mga oras na iyon tinanggihan mo or ano yun, pinahiya mo siya sa kanyang simpleng kahilingan? Gaano ba naman yung magbitaw ka lang ng mga one-liner o two-liners na lyrics sa iyong kanta, kahit naman siguro medyo namamaus ka mga kachika, hindi magiging issue yan para iparinig mo sa, alam niyo, sa madlang people at hindi mapahiya si Kim sa kanyang sinabi, sa kanyang hiniling sa'yo, kanyang ni-request. Di ba mga kachika? Kaya para sa akin mga kachika, hindi talaga tama itong ginawa na ito ni Janela Salvador. At nagsinungaling siya mga kachika, kumbaga bakit ka pupunta sa isang recording after ng guesting mo sa It's Showtime kung ikaw ay namamaos. Diba kung namamaos ka, dapat umuwi ka diretso, pagalingin mo yung boses mo, yung throat mo. Sabi ng mga Janela fans, baka daw naka-recover agad, baka daw, alam nyo, uminom ng gamot. Pero mga kachika,
yung ganyang rason para sa akin, parang medyo sablay eh. Kasi hindi naman parang ganung kalala yung boses ni Janela nung nagsasalita siya sa H-Showtime eh. Di ba, narinig naman natin? Meron ba kayong narinig na senyales ng pagkamalat doon sa boses niya? To promote, so yeah, we're really excited for it. We're gonna have our premiere night on April 16. Kaya kayo na kumusga, mga kachika. Sa tingin nyo ba, talagang namamaos itong si Janela Salvador nung mga araw na iyon? Kaya niya nagawang bastusin nung ipahiya si Kim Chu sa kahilingan nito? Nice kong marinig, mga kachika, yung mga opinion nyo dyan para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.